Sa kailaliman ng asul na dagat, naghahanap ng makakain ang mapanganib na tropa ng mga pating. Kinatatakutan sila na sa tuwing ibinubuka nila ang kanilang bunganga, nag-aalisa ng mga isda. Ngunit minalas ang dilaw na isda na nagtatago sa loob ng isang malaking kabibi. Tingnan nyo, nakahanap tayo ng makakain. Yay! Kainin na natin! Kakainin na sana ng mga pating ang dilaw na isda nang makita nila ang isang mas malaking isda sa itaas. Teka, tignan nyo! Mas malaking isda, oh! Yun ang kainin natin! Hehe, oo nga! Ngunit huli na nang mapagtanto nila na ang malaking isda na gusto nilang kainin ay isa palang laro ang isda sa dulo ng kawit ng mangingisda. Anoy! Ngipin ko! Nasaktan ang ngipin ko! Ang ilong ko! Sumakit ang ilong ko! Habang abala sila sa laruang isda, nakatakas ang dilaw na isda at maswerteng hindi siya nakain ng mga pating. Dahil sa inyo nawala ang tanghalian natin. Hindi lamang pating ang makikita sa magandang dagat. Ito ay malawak at puno ng makukulay at masasayang pamilya ng isda. Uwi na! Pasok na kayo sa loob! Pero nanay, kailangan kong manguha ng makakain natin. Doon lang kayo sa loob ng bahay habang wala ako, ha? Nanay, sama kami sa'yo. Sige na. Hindi pwede. Delikado pa sa inyo. Madaming pating sa pupuntahan ko. Sige na, pasok na sa loob. At huwag makikipag-usap sa estranghero, ha? At pumasok na sila sa kanilang bahay na isang lumubog na barko. Sakto namang nakita sila ng mga pating na gusto nilang hulihin ang inang isda doon mismo. Siguradong masarap ang nanay nila. At ngayon, hindi na to laruan. Biglang pinigilan ng malaking pating ang mga katropa niyang gustong umatake. Teka! Sa halip na isang isda, bakit hindi natin kainin ang tatlong isda na nagtatago sa lumubog na barkong yon, ha? Napakatalino mo, boss! Sige! Yung tatlo na lang. Oops, teka lang. Hindi tayo aatake agad-agad. Dahil sa laki ng mga katawan natin, hindi tayo kakasya sa maliit nilang bahay. Matatakasan nila tayo. Kailangan natin ng plano. Anong klaseng plano, boss? Umuwi na kayo. Hintayin niyo ako dun. Ipaubayan niyo sa akin ang plano. Nagpunta ang malaking pating sa gitna ng mga pulang korales at kinulayan ang sarili ng pula na parang miyembro siya ng pamilya ng pulang isda. Kinuha niya ang nakitang kahel na lumot at inihagis ito sa kanyang likod upang takpan ang kanyang matulis na palikpik. Tapos ay bumili siya ng lumot na biskwit na paborito ng mga pulang isda. Hahaha, walang isda ang makakatanggi sa mga biskwit na to. Lumangoy ang pating patungo sa bahay ng mga pulang isda at kumatok gamit ang kanyang ilong. Sino yan? Lolang pulang isda na nagbibenta ng biskwit. Gusto niyo ba ng biskwit, mga apo? Yay! Biskwit! Dahil bata pa sila, tuwang-tuwa sila nang marinig ang tungkol sa biskwit, kaya gusto nilang kumuha nito. Teka mga kapatid, sinabihan tayo ni nanay na huwag makipag-usap sa estranghero. Ang isa sa magkakapatid ay sumilip sa labas sa maliit na butas. Pero hindi siya estranghero, pulang isda rin siya tulad natin. Kaya lumabas ang magkakapatid na isda. Lika, sama kayo sa akin. Marami pang biskwit sa bahay ko. Sinundan ng mga pulang isda ang pating.
Habang nag-iisip ang tusong pating kung paano kakainin ang mga ito, may bumagsak na kawit at sumabit dito ang lumot na nagtatago sa kanyang palikpik. At napagtanto ng mga pulang isda na siya ay isang pating. Pating siya! Takbo! Ang isa ay nagtago sa likod ng mga bato, ang isa sa mga korales at ang isa sa ilalim ng bato. Ngunit natagpuan ang pating ang bawat isa at nahuli silang tatlo. Pagpipiesta namin kayo ng mga tropa ko. Ngunit ang isa sa kanila ay nakatakas mula sa pating at mabilis na lumangoy pauwi ng bahay. Samantala, labis na nag-alala ang inang isda nang hindi niya nakita ang mga anak sa bahay. Naku! Naku! Nasana kayo, mga anak ko? Aalis na sana ang inang isda para hanapin ang mga anak nang makita niya ang isang anak na humahangos pauwi. Nanay, kinuha ng pating ang mga kapatid ko. Alam ko kung nasaan sila. Maililigtas natin sila. Nagpa siyang humingi ng tulong ang inang isda sa higanteng balyena na si Willie. At lumangoy silang tatlo patungo sa kinaroroona ng tropa ng mga pating. Nang kakain pa lang ang mga pating, nagulat sila nang makitang dadalawa lang ang isda nila. Pero dadalawa lang yung pulang isda, boss. Ha? Ano? Di kaya natakasan ka ng isa, boss? Oo, ako ang tumakas. Ano? Noon nila nakita ang malaking balyena na si Willie. At takot na takot sila. Sa ganitong paraan na iligtas ang dalawang maliit na pulang isda. Agad nang umanga si Willie at sinubo ang tatlong pating. Naku, lagot na! Tulong! Saklala! Natatakot ako! Manguhuli pa ba kayo ng mga batang isda? Hindi na! Hindi na po! Pangako! Ayaw na po! Kung gayon, makakauwi na ba sila ng ligtas? Opo, tama po. Sige po. Makakauwi na po sila. Palabasin mo na po kami dito. Kaya ligtas na nakauwi ang pamilya ng pulang isda. At mula noon, naunawaan ng tatlong maliliit na pulang isda kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kanilang ina at manatiling ligtas sa kanilang tahanan sa dagat. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa Kakahuyan, masayang naninirahan ng isang magiinang kambing. Ang kukyut ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang pitong anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapanling lang siya, kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa! Ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pong mag-alala, nanay! Mapaprotektahan namin ang aming sarili. Maasahan mo po kami! Isa-isang hinalika ng ina ang mga anak at nagtungo na sa Kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay, may dala akong pagkain. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto.
Hindi ka namin nanay! Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo, hindi mo kami malaloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya. Kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain mula sa kagubatan. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka, teka! Tingnan natin ang paan niya sa ilalim ng pinto! Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto! Hindi itim ang mga paa ng nanay namin! Puti sila! Ikaw ang lobo! Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Narito si nanay. May dala akong pagkain para sa inyo lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. At ano ang tumambad sa kanila? Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag na kayong magsayang na oras. Uhulihin ko kayong lahat. Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalawa'y sa kama. Ang pangatlo'y pumasok sa chimenea. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima'y pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay sa higanting orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo. At isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Tago, dali! Halik kayo dito. Huwag na kayong tumakbo. Mauhuli ko rin kayong lahat. Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap at lumabas na. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno. At nakatulog siya. Nagihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari. At nag-aalalang napasigaw. Naku! Ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay, ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kurtina, magulo ang kama, at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila, ngunit walang sumagot. Sa wakas nang tawagin niya ang huling pangalan, sakalang siya nakarinig ng munting tinig. Nasa loob ako ng orasan ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan. At nilabas ang kanyang anak doon. Nagyakapa ng mag-ina. Umiiyak na kinuwento ng munting kambing ang pangyayari. Nagbanggap ang lobo. Akala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain ang lobo ang lahat ng mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak
Lumabas sila ng bahay. At doon sa bakuran na pinwestohan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya, ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasda ng inang kambing ang lobo. Napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos! Buhay pa kaya ang mga anak ko sa tiyan niya? Nakaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangolekta naman ang ina ng anim na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasa ng mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay! 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 Mahal ka namin. Lahat sila ay puno ng kagalakan. Ah, aking mga munting kambing, ligtas na kayo. Maingat na nilagay ng inang kambing ang tinipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahini ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na di niya ito nararamdaman. Ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang magiinang kambing. Nang magising ang lobo, sakalang niya naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, naguumpugan ng mga bato. Ay, ang bigat ng tiyan ko. Para bang lahat ng kambing na nakain ko ay naging bato. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumisigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi na niya nakayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nang makita ng mag-iina ang nangyari, tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang! Wala na ang lobo, mabuti nga! Wala na tayong problema! Patay na ang lobo! Hawak-hawak ng kamay, nagsayawan sila at nagtalunan. Mula sa araw na yon, masaya at tahimik na namuhay ang magiinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa Kakahuyan. Noong unang panahon, sa bukid ng isang mahirap na pamilya, isang gutom na lobo ang nagbabalak humuli ng isa sa mga tupa. Halika, tupa! Halika dito, munting tupa! Halina, ito, masarap to. Ngunit habang papalapit siya, napansin ng pastol ang lobo at inalerto ang kanyang aso na si Sultan. Anong hinihintay mo? Iligtas mo ang tupa. Ngunit si Sultan ay isa ng matandang aso na mas maliksi pa ang pastol kaysa sa kanya. At nailigtas ng pastol ang tupa mula sa lobo bago pa makarating doon si Sultan. Kinaumagahan, habang pinag-uusapan ng mag-asawang pastol kung ilang taon na si Sultan, nakikinig ang lobo sa kanila kahit na nakatutok pa ang paningin nito sa mga tupa. Ay, hindi pwedeng laging ganito. Paano tayo mapoprotektahan ng aso natin kung hindi man lang niya maprotektahan ng mga tupa? Oo, tama ka, pero... Ipamigay na natin yan. Kung mawawalan tayo ng mga tupa dahil sa kanya, malulugi ang kabuhayan natin. Nabalisa si Sultan nang marinig ang sinabi ng amo niya. Nasaksihan ito ng lobo at nagkaroon siya ng magandang ideya. Hoy, ikaw! Asong gurang! Lobo! Kalma lang! Nandito ako hindi para sa mga tupa, kundi dahil sa'yo. Ano? Kakainin mo ko? Ang malas naman ng araw na to! Hindi,
Di ba ayaw na sa'yo ng amo mo? Meron akong magandang ideya na magmumukha kang bayani sa kanila. Ang nanghihinang si Sultan ay interesado sa sasabihin ng lobo. Bukas, kapag inilabas mo ang mga tupa para kumain, iwanan mo sila at mawala sa paningin nila. Aagawin ko ang isa sa mga tupa. Tapos, ano? Hindi pwede! Hindi! Makinig ka muna. Kunwari lang nakukunin ko ang tupa, pero palihim kong ibabalik sa'yo. Tapos, dadalhin mo sa iyong amo at magiging bayani ka na. Ano sa tingin mo? Ikaw, paano kita mapagkakatiwalaan? Bilang kapalit, bibigyan mo ako ng manok para malaman na ng tiyan ko. E di patas na tayo. Tinanggap ni Sultan ang alok ng lobo. Kinaumagahan, inilabas ng pamilyang pastol ang mga tupa gaya ng dati at pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Sultan. Nakita mo ba si Sultan? Hindi. Malamang nandyan lang yan sa paligid. Ay, ubos na ang pasensya ko sa asong yun. Sa di kalayuan, lihim na dinala ng matandang aso na si Sultan ang isa sa mga tupa. Dahil napahiwalay sa kawan, takot na tumitingin sa paligid ang tupa. Maya-maya, biglang lumitaw ang tusong lobo mula sa pinagtatago ang palumpong. Halika dito, munting tupa. Akin ka na. Kakainin na kita. Sa paglapit ng lobo sa tupa, isang bagay ang hindi niya napansin. Bumigay ang lupa at nahulog siya sa malalim na hukay. Grrr! Anong nangyayari? Ano to? Saklolo! Alisin mo ako dito! Hoy! Dumukwang si Sultan sa ginawang bitag at nakita ang takot na lobo. O ano? Sinong matanda? Akala mo ha? Akala mo magtitiwala ako sa tusong lobo? Palagi akong tapat sa mga amo ko. Hindi ko isasakripisyo ang tupa o manok para sa iyo. Ha ha ha! Woof! 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 Tumatahol ng malakas si Sultan upang tawagin ng mga amo. Aba Sultan! Magaling! Sa paghuli mo sa lobo, niligtas mo ang lahat ng mga tupa, Sultan. Salamat! Ang galing mo! Sultan, paano mo nagawa to? Mahusay, kahit matanda na. Oo, si Sultan ay isang napakatandang aso. Ngunit natalo niya ang lobo. Noong nakaraang gabi, naghukay siya ng malalim at tinakpan ito ng mga dahon. Ito ay bitag para sa lobo. At mula noon, pinahalagahan ng pamilya si Sultan. At nag-ampon pa sila ng isang tuta na pinangalan ng Hank para alagaan ang mga tupa. Sinanay siya ni Sultan sa pagpapastol at tinuruang maging tagapagtanggol at tapat na aso sa kanyang pamilya, tulad ni Sultan. Ano man ang mangyari, maging tapat na aso ka, ha? Woof! Adi se baba.